Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng ginataang pusi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin ng pusi, dahon ng malunggay, patis, coconut milk or gata, gagamit din tayo ng long green chili or pepper. Ang gamit ko dito, serrano peppers, onion, at garlic. Gagamit din tayo dito ng cooking oil at ng ground black pepper. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng cooking oil sa isang pan. Once na mainit na yung cooking oil, ilalagay na natin yung ating minced garlic. O ito yung bawang na hiniwa ng pinong-pino. At isusunod na rin natin dito yung ating minced onion. Lulutuin lang natin to hanggang sa lumambot na yung onions. Now, pwede na natin ilagay yung pusit dito. Lulutuin lang natin sandali itong pusit. At makaraan nating lutuin to ng isang minuto. Tatanggalin lang natin to at ilalagay natin ulit dun sa plate. So, set aside muna natin. Ayaw kasi nating ma-overcook itong squid dahil hindi magiging maganda ang texture nito kapag overcook. Kunin ko muna yung pusit. Set aside muna natin to. And then, ilalagay na natin dito yung ating gata o yung coconut milk. So, ang gagawin natin dito, pagkalagay ng coconut milk, stir lang natin at papabayaan lang natin itong kumulo. Kapag kumulo na yung gata, katulad nito, ilalagay na natin yung patis. Ito yung magsisilbing pampalasa natin. At of course, yung ating pampaanghang, yung pepper. Serrano pepper ang gamit ko. So, nasa sa inyo kung anong klaseng pepper ang gagamitin or chili. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa maanghang na pagkain, pwede kayong hindi gumamit ng pepper or chili, or konti lang yung gamitin ninyo. So, hihinaan lang natin itong apoy at isi-simmer lang natin hanggang sa mag-thicken na itong coconut milk. At pagkatapos nun, ilalagay na natin yung iba pang mga ingredients. Once na nag-thicken na yung coconut milk natin, kagaya nito, ibig sabihin nag-evaporate na yung liquid. Kaya mapapansin ninyo, thick na tong coconut milk. Pwede na natin ilagay yung squid. Ito yung squid na niluto natin kanina ng mabilis lang. Let's just give this a little stir. Katapos, ilalagay na rin natin dito yung malunggay leaves. Ito yung malunggay leaves. At kaya ganito itsura nito dahil fresh frozen yung gamit ko. So galing pa ito sa plastic bag na na-thaw. Haluin lang natin at lutuin lang natin to ng ilang minuto. Maglalagay lang tayo ng ground black pepper. Haluin lang natin to. And pwede na natin itong ilipat sa isang serving plate. At saserve na natin. Para sa exact measurements sa mga ingredients, at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating ginataang pusi.